Tarana po. Subukan po natin itong crumbler. 155. Shout out po sa may-ari nito na si Jan Jan. Iwan ko lang kung ano ba yung kanyang apelyido. Sa ay pangalan niya po ay si Jan Jan. Shout out po sa iyo. So, ngayon tandaan na po tayo kasi wala po nga pong side mirror. So tama na lang ito muna. Tandahan na rin po tayo kasi hindi po gumagana yung kanyang shop sa unahan. Parang sigas-sigas nito. At tingnan nyo guys, hindi po gumagana yung kanyang front shop. Iwan ko lang kung anong isyo ba yan. Hanap tayo na magandang gusto at papakita ko po sa inyo yung crumbler na 155. Hanap lang po tayo ng magandang gusto. Dito na to tayo muna. Dito ko na rin papakita sa inyo yung crumbler na KMX155. Dito po yung kanyang itsura. Naka speedy na rim racing, speedy racing na rim. At yung size ng gulong na po ay 110 by 90 by 17 sa likuran po yan, at sa unahan naman po ay 300 by 17. Ito po ang kanyang itsura at naka 28mm na card. So tara na at tara na po natin ulit. Shout out na lang po ulit sa may-ari nito na si Jan Jan. Dahil po hindi po gumagana yung kanyang front shock. Ayan. Tara na guys.
awal na picnic. Ayan guys, yung solusyon niya para hindi na po tumaas yung kanyang mino. Tingnan natin ito. Ito na ba ba ng picnic? Na po yun guys, yung ginawa ko na ipinagbabawal na picnic. Try natin. Ilitaan ko kasi ito na manifold matulang yung napili ay hindi po pang PMS na 155 at ito po ay isang Raider. Tara guys, tara natin. Yan na guys, yan na ba siya? Check na lang natin kung thank you.
ganda naman ang pagka-modified itong Rambler ng CMX-155. Kaso lang yung kanyang front shock ay sobrang sigas talaga, guys, at hindi naman ako gumagana. Siguro may sira talaga ito, guys. And guys, yung epekto na matigas na front shock. Natin mag-overtake. Maraming salamat po. Para mag-overtake na tayo.